Tila kapalaran na nga po ng ating bansa na madaanan at mabayok ng mga bagyo. Kaya payo ng mga eksperto, imbes na hulaan kung kailan babaha, mas mainam na ibagay ang disenyo at istruktura ng ating mga bahay sa masamang lagay ng panahon. Ito yung tinatawag nilang adaptive architecture. Live mula sa Quezon City, my report, si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, kung mahirap matansya ang lagay ng panahon, hindi rin madali itong pag-design ng flood-proof o flood-free na mga bahay. Pero imbes na pangontra sa baha, mas mahusay daw kung ang disenyo o sa disenyo ng isang bahay ay handa itong bahain. Mabuti na lamang daw at matatangkad ang lahi ni Mang Agapito dahil kung hindi, maaaring nalunod na sila sa galeeg na tubig na dala ng bagyong Ondoy noong 2009. Swerte't hindi naman daw sila sinalanta ng dumaang bagyong Pedring. Itong Ondoy, yun ang Nagulat lang kayo doon sa Ondoy? Nagulat lang kami. Kasi ganun din yan nangyari. Umapaw din to eh. Sa drainage kami, dumaan yung mga tubig na yun. Kaya, sa amin, hindi ka naman kami yung, sabi mo, babaha kami, hindi. So hindi ka natatakot na magkakabaha ulit? Hindi na. Sa kabila nito, tila hindi pa rin naiwasan ang ilang pagbabago sa tahanan ng mga Navarro. Simula ng bahain itong loob ng bahay ng pamilya Navarro, lahat ng electrical nila ay iniakyat na dun malapit sa ceiling at wala na makikita dito sa baba. Ito yung isang halimbawa ng pag-a-adapt o pag-ayon dun sa kondisyon ng kapaligiran. Pero kung susundin ang disenyo ng mga eksperto, lahat ng makikita dito, TV, ref, lamesa at pati itong mga ulam, lahat ito ay dapat mawala. Ayon sa ilang eksperto sa pagdidisenyo ng bahay, wala na raw talaga tayong magagawa. Kapalaran na natin ang maging lagusan ng mga bagyo papasok ng Asya. Kaya imbes na manghula kung kailan muling aangat ang tubig, mas mainam daw kung iaayon na lang ang ating pamumuhay sa dikta ng panahon. Adaptive architecture, ika nga. Kung may dalawa o higit pang palapag ang isang bahay na nakatirik sa bahaing lugar, mas maigi raw kung gawin na lamang paradahan o di kaya'y bodega ang first floor. Kung magpapatayo pa lang ng bahay, wag na raw pa-instula ng electrical ang unang palapag. The lower level of the house, that will be of course be allowed for flooding. Will contain parking, and then it will contain no electrical utilities. So to prevent also further accidents. Malaking tulong din daw kung ang ilalim ng bahay magsisilbing imbaka ng tubig. It should not be used for drinking purposes. This is for washing, laundry. Hindi rin daw masama kung pagaganahin ang imahinasyon tulad ng bahay na may salbabida sa paligid, bubong na mayroong taniman sakaling mas stranded ang mga nakatira, o kaya naman rooftop na pwedeng maging balsa. Maaaring katawa-tawa ang maisip na disenyo, pero ang mahalaga, iwas perwisyo sa baha. Sa pagpili naman ng lokasyon ng pagtitirika ng bahay, dalawang landmarks ang pwedeng pagtuunan ng pansin. Kung kapantay daw ng tulay ang bahay, maliit ang posibilidad na papasukin ito ng tubig. At dahil idinisenyo ang mga simbahan kahit noong unang panahon pa na hindi aabuti ng baha ang altar, maaari raw itong maging pamantayan. Yun nga lang, dahil sa pagbabago ng panahon. The best thing to consider is the 100-year flooding history. So it might be the worst scenario of flooding on that side. So at least 1 meter above it. That's the floor line. Sa hamon ng makabagong panahon, hindi raw kailangang high-tech ang kasagutan. Katunayan, ang mapagkumbabang bahay kubo, engineering marvel kung tutuusin. Bukod sa matibay ang disenyo nito, sadya raw itong iwas sa baha. Patunay raw na ang mga sakit natin sa ulo ngayon, napaghandaan na noong unang panahon. Jessica, hindi maikakilala ilan dun sa mga pinakita nating mga pointers ay kinakailangan talaga pagkagastusan. Pero ayon sa mga eksperto na kausap natin, wala na raw mas mahalaga pang investment kundi o maliban doon sa ating sariling kaligtasan at buhay, Jessica. Ang galing, Cedric. Yun palang mga bahay natin noong unang panahon, talagang nakadisenyo para sa mga baha.
yung ating mga ninuno mukhang mas marunong pa sa atin. Lumalabas na ganun, di ba? Yun yung sinasabi ng mga experts na kinausap natin kanina, Jessica, hindi naman daw talaga, well, matagal na talagang problema dito sa Pilipinas itong pagbabaha kahit pa noong mga ancient times, so to speak. Mm-hmm. Ang sinasabi nga nila, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit ano pa daw mga indigenous people, ganun daw talaga yung mga design nila na medyo may stilts talaga at nakataas yung mga bahay kahit noong unang panahon pa. Okay, kaya pala yung mga bahay ng ating mga lolo't lola may silong na walang nakalagay. Kasi yun pala talaga yung pinaghandaan nila para sa baha. Tama, Jessica, tsaka yung pagkakadesign itong mga bahay kubo, yung pagkakadikit-dikit ng bawat mga members ito, sinasabi nga is engineering marvel dahil matibay daw talaga ito against even sa earthquakes, ano, yung sinasabi ng mga experts. One thing din na dinadagdag nila is para ma-secure, mapatibay itong mga bahay kubo. Sa pinakagitna ng bahay kubo, maglagay ka ng poste. And then doon sa ibabaw naman, yung pinakabigan niya, yung mga beams, pag connect mo yung bawat mga poste sa palibot. Oo. At malaki daw yung chance. O talagang lalaki pa yung chance na magre-resist ito sa hangin or even sa earthquake, Jessica. Okay, so lumalabas, hindi talaga dapat gumagawa ng mga bungalow sa atin. No? Dapat 3 stories yung ating mga bahay. At isa pang pointer na gusto kong ulitin doon sa report mo, yung palang mga altar sa mga simbahan natin, kaya pala matataas yon kasi mukhang ibinase yung height ng mga altar dun sa hindi inaabot ng tubig baha. Yes, Jessica. Actually, nag-uulat din tayo dyan sa information na yan. Pero ang sinasabi ng mga resource persons natin, medyo sa ngayon hindi na rin tayo dapat magpakasiguro kasi talaga dahil sa climate change, tulad itong nangyari sa Ondoy, hindi natin may kakaila. May mga simbahan talaga na medyo nilubog din hanggang sa loob. Pero one consideration daw ito, tsaka sa mga tulay. But then, itong sa case ng Ondoy, baka daw nag-set na siya ng bagong benchmark o yung maximum na level na pwede natin i-consider. Kung malalaman natin sa particular place kung hanggang saan yung tubig na inabot ng Ondoy, baka pwedeng mula doon mag-design tayo ng bahay na ipapagawa natin. Ayun. So dapat ibalik natin yung mga nakagawian ng ating mga ninuno nung unang panahon. Maraming salamat, Engineer Cedric Castillo. Engineer ho talaga yan, hindi ho ako nagbobola.